Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang bahay na ito ay umaabot ng 1,087,331.44 pesos? Kung gusto mong malaman ang mga detalye, tara, samahan mo akong panoorin ang video na ito. By the way, kaibigan, ako nga pala isang registered civil engineer na nakabase dito sa Pilipinas. Hayaan niyo akong bigyan kayo ng kunting detalye sa bahay na ating prepresyohan. Ito ay gawa ni Pinoy House Design. Ilalagay ko na lang ang link sa description box para madali niyo itong mapanood. Ito ang floor plan ng bahay. Ito ay may sukat na 6.5 meters by 8 meters na umaabot ng 52 square meters. At extended naman siya sa kanyang service area na 2 meters by 3.5 meters na mayroon 7 square meters. At ito ay may total area na 59 square meters. Ito ay may dalawang bedrooms, isang toilet and bath, service area, porch, living, dining, and kitchen area. Kung gusto nyo naman malaman o makita ang structural design ng bahay, panoorin nyo lang ito hanggang sa dulo. So ayan mga kaibigan, unahin na natin ang structural concrete and steel bars. Makikita natin dyan sa description ang listahan ng mga materyales. Nandyan din yung quantity, unit, price, at amount. At ang total material cost na ating kakailanganin para sa structural concrete and steel bars ay umaabot sa halagang 220,976 pesos. Sa structural concrete and steel bars ay mapapagawa na natin ang pundasyon ng bahay, puste, tie beam, roof beam, flooring, at kasama na din ang flooring ng iyong septic tank. Tandaan lamang mga kaibigan na material cost pa lang ito. Hindi pa kasama ang miscellaneous at ang labor cost. Mamaya ay malalaman natin kung magkano ang labor cost na ating kakailanganin. Tandaan lamang mga kaibigan na ang presyo na inyong makikita ay base lamang sa aming lugar. Maaari itong magbago depende sa inyong lugar at lokasyon ng inyong bahay na ipinapatayo. Siguro kung pinapanood mo ito ngayon ay nagbago na ang presyo ng mga materyales na ito. Ang advice ko lang sa iyo kaibigan ay magtanong-tanong ka ng mga presyo at yun ang gamitin mo para i-multiply sa ating quantity ng materyales at makukuha mo na ang tamang amount. Isunod naman natin ang materyales para sa masonry and plastering. Kung mapapansin niyo mga kaibigan, gumamit tayo ng dalawang uri ng hollow blocks. Yan ang 6 inches at ang 4 inches. Ang 6 inches ay gagamitin natin para sa exterior wall ng bahay. Ang 4 inches naman ay gagamitin natin para sa mga partition at sa septic tank. Sinama ko na din dito ang mga abang na ating gagamitin para sa electrical at plumbing. At ang total material cost para dito ay 116,700 pesos. Ang sunod naman na ating prepresyohan ay ang ating roofing materials. Siyempre, kasama na dito ang ating roof framing structures. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, mayroon tayong dalawang sukat ng pre-painted roof materials. Yan ay 5.35 meters at 3.9 meters. Dahil magkaiba ang sukat ng bubong na ating paggagamitan. At ang total material cost nito ay umaabot ng 126,496.25 pesos. Sa ceiling works naman, gumamit tayo ng 316 inch thick fiber cement board.
Sinama ko na din dito ang iba pang mga electrical wrap-ins gaya ng flexible hose at yung mga wires. At ang total material cost nito ay umaabot ng 23,650 pesos. Para naman sa ating tile works, ay gumamit tayo ng tatlong uri ng tiles. Una ay ang 0.6 meters by 0.6 meters na glass tiles. Ito ay gagamitin natin para sa ating flooring. At ang 0.4 meters by 0.4 meters na unglazed tiles ay gagamitin naman natin ito sa flooring ng ating CR. At ang 0.40 meters by 0.40 meters na glazed tiles ay para naman ito sa wall ng ating CR. At ang total material cost nito ay umaabot ng 53,750 pesos. Para sa ating other structures, gaya ng doors and windows, ito ay nakalamsam na lang. Dahil ang mga materyales na gagamitin dito ay nakadepende na sa inyo. Gaya na lamang ng doors and windows, lighting fixtures, plumbing fixtures, and painting works. Gaya nga ng sabi ko kanina, pwede niyong palitan ang presyo at i-multiply nyo lang sa quantity para makuha nyo ang tamang halaga nito. Para naman dito sa ating other structures, ang total material cost nito ay umaabot ng 86,000 pesos. Pag-usapan naman natin ang kabuuang presyo ng bahay. Ang total materials cost nito ay umabot ng 627,572.25 pesos. At ang miscellaneous cost ay 15% ng ating total material cost. At ito ay umabot ng 94,135.84 pesos. At ang labor cost naman ay 60% ng ating total materials cost na umabot ng 376,543.35 pesos. At ang total project cost natin ay umabot ng 1,098,251.44 pesos. Sa mga nagtatanong kung bakit mayroon tayong miscellaneous cost, ito ay ginagamit kung mayroon mga biglaang pagtaas ng presyo ng materyales o mayroon tayong nakaligtaan sa ating estimate. Sa 60% na labor cost naman, ito ay nakadepende sa demand ng inyong labor o sa finish na iyong gusto. At ito naman ang structural design ng bahay. By the way mga kaibigan, ang structural design na iyong nakikita ay naka-provision lamang dito sa ating model house. Hindi ito pwedeng gamitin sa mga 2-story residential building. Maaari kayong kumonsulta sa inyong civil engineer para safe ang iyong pinapatayong bahay. Sana nakatulong ang video na ito sa iyo. Huwag niyo sanang makalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload. Thank you for watching and God bless!